Hi guys! So today, tutorial naman tayo ng Mirai o Mirai by Kiroro. So fingerstyle tutorial to, and kung marunong ka na magbasa ng tabs, ilalagay ko dyan sa screen sa baba mamaya. Or pwede mo siya makita dun sa fingerstyle cover natin ng song na to, dun sa video na na-upload natin sa channel natin. Click nyo lang yung link sa baba. Nasa description siya sa baba or sa comment section. And para sa ating mga beginner na gustong matuto magbasa ng tabs, meron ding link sa baba. How to read guitar tabs and tips paano mag fingerstyle, meron din tayong link sa comment section. I-check nyo na lang sa or nasa description siya ng video na to. So start na tayo. So dito sa tutorial na gagawin natin, bago ko ituro yung intro, tuturo ko muna yung chorus. Sa last part ko na ituturo yung intro, kasi dun sa intro medyo magkakaroon tayo dun ng tinatawag na mahirap na transition. From intro mapupunta ka sa chorus agad. Mamaya malalaman natin kung bakit. So start na tayo sa chorus. So una, maging familiar kayo sa mga chords na babanggitin natin sa tutorial na to para mas madali nyong maging guide yung tabs sa baba at kung paano siya gagawin kapag nugtog na natin siya. And this time, gagamit tayo ng kapo. Ito, o kapo. Ilalagay nyo siya sa pang-apat na fret. So, 1, 2, 3, 4. Sa pang-fourth fret siya. Kung wala tayong kapo sa bahay, pwede nyong i-apply itong tutorial na to ng walang kapo, pero huwag nyong sasabayan yung tunog. I-pause nyo yung video tapos gawin nyo siya ng walang kapo. Kasi pag sinabayan nyo yung video na may sound, kapag application na yung tutugtugin na, sasabayan nyo yung sabayan nyo kung magkatunog, kaibang magkaiba. So again, same lang naman yung placing. Bababa ka lang ng konti. Kung gagawin mo to ng walang kapo, i-pause mo yung video. So, start na tayo. So, first chord, C. Tapos, ito yung tunog na maririnig nyo sa una. So, naka-C tayo. And then, open string number 1. Third fret, yung pinky finger nyo. Ayan. Third fret, yung pinky finger nyo habang naka-C, i-ready nyo na. Tapos number 2 na string. Tapos release nyo yung pinky finger para yung index finger nyo na naka-C, papatunogin nyo rin sa number 2 na string. Ganito siya. And pag nakuha na natin yon, mga following string naman dun sa chord ng C. Habang naka-C kayo, i-hit nyo lang si number 5 na string. Number 3, open. Tapos babalik kay index finger number 2 na string. So, ulitin natin. Tapos yung next na tunog niya is... So, papunta na tayo sa E minor. Again, kumpletuhin natin. Tapos ulitin yung tatlong string, pero mas mabilis. Tapos i-add nyo ulit si pinky finger dito sa third fret, number 2 na string. Pag na-hit nyo na si third fret ng pinky finger nyo, i-ready nyo na si number 1 na string na open. So i-release nyo mo si index finger dyan. Si i-hit mo si first fret sa number 1 na string. Tapos release ulit, open string. Simula dun sa kanina. Ulit. Pinky finger. Open string. First fret. Open string. Number 1 string. So ulitin natin. Open string. Pagsabayin mo na si number 6 na string at number 1. Tapos dun na tayo papasok kay E minor. Kaya hinit natin si open string na number 6. Pag nag E minor na tayo, medyo madali na lang yan kasi wala na tayong gagamitin finger fretboard natin. So usually E minor ganito. Pero hahanap na lang tayo dito ng mga key
kahit natin ng number 6 na string at number 1 na string for open string. Ito naman yung next na tunog. A minor. Okay, so paano yun? Open string. Tapos i-hit mo ulit si number 1 na string. Tapos kaya mo i-hammer first fret gamit yung index finger mo. Gawin natin. Tapos open string. Magiging ganito. Tapos number 2 na string. Hammer din. Pag hindi kaya, okay lang. So number 2 na string sa first fret and then third fret. Tapos balikan ng first fret. Tapos open string. Magiging A minor yun. Ulitin lang natin. Galing tayo sa open string ng E minor. Ang number 6 na string at number 1. Mag-open string ka lang ng number 3. Tapos number 1 ulit na open. So, ulitin mo si number 1 string na open para mag-hammer ka sa first fret. Tapos open. Tapos number 2 na string. Third fret. Balik. Open. So, number 2 lahat yun. And then, katapusan niya is mag-A minor ka. Tapos ang i-hit mo lang si number 5 na string at si number 2 na string. Tapos pupunta na tayo dun sa A minor. By the way, dun sa A minor, pwede nyong gawin din to. Open string. Imbes na mag number 3 ka, pwede mong number 1 na lang ulit para hindi ka malito. Tapos yung hammer. Tapos number 2. So, paano siya pag yung normal speed? Para hindi mawala yung bass string na to, no, habang ginagawa natin siya, hindi natin gawin to. Open. Pag i-release mo na itong first fret number 1 na string, ang ganon, pwede mo sabihin ng number 6 na open. Open. Tapos, so, kay A minor na nagganyan tayo, susundan nyo kagad yun ng number 3 na string at number 2 na string. So, naka A minor ka, dapat walang dead string dyan. So, paano yun? Mula sa kanina. Tapos, susundan nyo ng ganitong tunog. So, paano yun? So, sa number 3 na string, nung naka A minor kayo, i-release nyo si index finger nyo kasi magkakaroon ng open string doon sa number 2, tapos ibabalik nyo din doon. So, paano yun? Dalawa sa number 3 na string, isang open string, tapos isa sa number 2 na string na nasa first fret. So, ulit. Buhay natin. Tapos pagkatapos nyong gawin yung sundan nyo agad ng bass ng A minor. Number 3 na string. Tapos ganitong tunog. So si number 2 na string sa first fret. Tapos si third fret number 2 na string ulit. Tapos open string sa number 1. So paano yun? Naka A minor ka para hindi ka malito. So, ulitin natin. Tapos, open string number 1. Magkasabay mo si number 6 na string. Open din. Para mapunta na tayo sa E minor. So, papunta na yun sa A minor. So, buhin lang natin mula dun sa kanina hanggang dito sa A minor. So, doon naman, papuntang E minor ulit. Di E minor ulit tayo.
na halos open string lahat. So, galing ka sa A minor na... Tapos dagdagan niya na lang ng... So, dadagdagan niya ng isang number 6 na string, tapos isang number 2 na string. And ihabol nyo lang si number 6 na string ulit kasi magta-transition na tayo papunta sa ganitong tunog. Paano yun? Index finger number 2 na string. Mag-F na tayo. Hindi na tayo magbabar chords ng ganyan pero gagamit pa rin tayo ng advance, which is gagamitin na natin yung thumb natin pang hit yung number 6 na string. So bakit natin gagamitin yan? Para mas madalian tayo sa placing, especially papunta sa slide na gagawin natin. So ulit, E minor, index finger number 2, ganito dapat tunog. So paano yung sa number 2 na string, first fret, open, tapos si middle finger niya yung gagamitin niya dito sa number 3 na string sa second fret. So ulitin natin. Pag nagawa niyo to, mag-F ka na, i-ready mo yung thumb mo. So nakaporma ka na ng ganyan. Medyo biglaan din siya sa ganito. Yung ganun yung F natin. Pag nagawa nyo na to, yung F, hit nyo ulit si number 3 na string. Huwag nyo alisin yung middle finger nyo doon. Tapos, pindutin mo ulit si index finger sa first fret number 2 na string. Pag napindot nyo na si number 2 na string, mag-i-slide na tayo. Ang gagamitin naman natin mula sa ganitong position ng kamay, ire-ready nyo si pinky finger dito sa number 1 na string sa 3rd fret. Pa-slide papunta sa 5th fret. Tapos babalik sa 3rd fret. So paano siya? Yung kanina, F. Lagay si pinky finger. Mag-G na tayo. Yung G natin, open string na lang ng number 3 na string. After natin i-slide from 3rd fret to 5th, pagsasabayin niya na yung number 3 na open string, pag binalik niya na sa 3rd fret, number 1 na string. So ulit. Slide. Sabay. Balik kay number 1 na string, first fret. Tapos open string. Tapos balik mo kay first fret. Tapos mag E minor na tayo. Ibabalik mo kay 3rd fret. So bago yun, bago pa tayo malito, again, kunin mo to. Pinky finger from 3rd fret, number 1 string, slide to 5th string. Pagbabalik ka na kay number 1 na string, 3rd fret, pagsabayin mo na si open string ng 3rd string. Pag nagawa mo na yun, dapat ganito yung tunog. Tapos na kay E minor na tayo. E minor dito. Medyo mabilis na yung lipatan dyan. So, from F. Slide. Number 1. Open. Balik. Balik sa 3rd fret.
open string number 6 and then number 1 string 3rd fret. Pag nagawa mo na yun kay E minor, number na string, isang hit lang dyan sa number 2 na string kay 1st fret. Susundutan mo lang siya ng isa pang number 1 na string. Tapos number 2 na string, isa lang sa 1st fret. Tapos mag E minor na na, dun kaya mo siya ginawa. Tapos dagdagan mo na lang siya ng 3 tsaka 2. Tapos dito na tayo sa patapos na tunog, ganito. So after mo nung A minor, i-ready mo yung index finger mo para ganito, gawin yung ganitong tunog. Kung kaya mong patunogin siya kasi re-release lang, okay yun. Pero kung hindi kaya, gawin mo dalawa sa number string yung pag-hit. So, first fret, open string. So, magiging ganito siya. Tapos, ibalik mo kay number 1 na string 1st fret, ilagay mo ulit si thumb mo pang F. Ganun siya. 4. Ganun. So, ulitin natin. A minor. Pang pa F. Balik. Ito mag-G tayo pero gagawin natin siyang parang C. Bali magiging ganito yung forma kasi may papatunogin tayo dito. So from F, i-ready nyo to ha. So from F, tapos dalawang beses pa, tapos mag-G ka na gamit yung ring finger number 6 na string 3rd fret. Pagsasabihin nyo si number 6 3rd fret at open string number 1. Ganito. Tapos index finger, ready nyo. So yung G natin na parang C, hindi nyo na kailangan ilagay muna itong dalawa. Pagsabayin nyo muna si number 6 na string sa 3rd fret and open string number 1. Kasi ready nyo si pinky finger nyo para dun sa number 2, 3rd fret ulit. Ganito siya. So 3rd fret, pinky finger number 2 na string. I-atras nyo lang papunta dun sa index finger. 3rd fret, so number 2 na string tayo, 3rd fret, 1st fret, open string, babalik mo ng index finger, ibabalik mo ng 1st fret, number 2 na string. So ulit sa F, open, number 6, 3rd fret, pinky finger, 3rd fret, number 2, tapos index finger, number 2 na string, 1st fret, open string. Tapos magsisi ka na. Yung C mo, pwedeng yung normal na C. Magiging ganun yung tunog ng ending. Tapos dagdagan mo na lang ng ganyan. Or, katulad dun sa ginawa ko sa video, kasi baka malito kayo, ginawa ko siyang ganito. Yung ginagawa nating C9 or CADD9, yun yung magiging ending ng C natin. Kasi kapag in-apply na natin ito, kahit ako nalilito ako dun sa from G na mukhang C, tapos magiging C ulit yung dulo.
Medyo nalilito ako, pero kung okay sa inyo, pwede nyong gawin. So, ulitin natin. F. G. Ito yung ginagawa ko. So, paano yun? So, pagtapos mo dun sa tunog ng G, pag ibababa mo na dito sa bass string ng C, so si middle finger, yung usual, yung pag ginagawa natin yung C9, so middle finger dito sa number 5 na string, sa 3rd fret, tapos si ring finger naman, this time, ring finger, dito kay number 2 na string, tapos i-ready nyo si index finger para dito kay number 2 na string pa rin sa 1st fret. So, paano yun? Pagsasabihin nyo si number 5 and number 2. Stay nyo lang si middle finger dyan. I-release nyo lang si ring finger dito. And nandun na dapat si index finger. So, yun yung ending. So, paano tayo lalabas papunta dyan? So, dun sa F kanina. G, C. So, ulitin natin lahat ng mas mabagal para masundan nyo rin yung tabs din sa baba. Kung naalala nyo yung mga chords na sinabi ko, mas maganda yun kasi yun talaga yung pinaka-technique. So, ulitin natin. Tapos uulitin nyo na lang yun. So, yun yung chorus. So, kung gusto nyo nang sabayan yan, puntahan nyo lang yung link sa baba. Ngayon, punta naman tayo sa intro. So, dito sa intro, mapapansin nyo dito yung same chords. Pero masisingit lang na parang kakaiba dun sa pattern, pero same chords lang yung gagamitin natin. So dito sa intro, meron siyang magiging paulit-ulit na pattern. So makikita nyo naman dyan sa tab sa baba. Para hindi kayo malito, tandaan nyo ulit yung chords ng kanta na to. So, una natin is C. Dito sa C, kahit ito na lang yung lagyan mo ng pressure o pagdiin sa string. Since ang gagamitin naman natin is yung bass string, number 3 na string na open, and usually number 1 na string. Start tayo sa C. Sa bawat simula ng bawat chord o paglipat, pagsasabihin nyo lagi C, bass string. So, dito sa C, yung B string is yung sa 3rd fret, number 5 na string, tapos open string number 1, tapos open string number 3, tapos balik mo ng number 1, tapos si index finger, lagi mong i-ready dito sa 1st fret, kasi lagi siya magagamit, si index finger sa may 1st fret. Ilalagay mo siya dyan, so, ganito, open, pindot, so, open ulit. Bago mo i-open ulit, lilipat ka na nun ng next chord, which is E minor naman. So, sa E minor, wala ka nang gagawin dyan. I-ready mo na lang si index finger. So, paano yun? Open yung next. Tapos, ganun ulit. So, open. A minor naman yung next. Yung A minor, imbis na magganito tayo, open string na lang si number 5. Pagsasabihin mo si number 1 na string, na open. So, ulit sa C. Sa C, release mo na yung dalawang yan. Ready mo si index finger.
E minor, A minor, tapos babalik ka ng E minor. This time, hindi mo na ibabalik sa first fret gamit yung index finger mo yung number 1 na string dun sa pangalawang E minor kasi magta-transition na tayo dun sa pangalawang tunog ng intro. Ulit. A minor. Ito na yung pangalawang E minor. Ulitin mo na lang si number 3 na string sa open. Number 3 open. Number 1 open. Tapos open ulit si number 3 na string. Tapos F. Dito gagamit ka ulit ng thumb para mas madali. So thumb. Tapos number 1 na string. Dun sa index finger. This time, tatambay nyo na dito si index finger sa first fret. Number 1 na string. Tapos, yung mga switching na naririnig natin kanina, ire-ready nyo na si ring finger dito kay 3rd fret, number 1 na string. So, paano yun? So, sa F, same pattern, magkakaiba lang dito kay index finger, number 1 na string sa 1st fret at sa 3rd fret. So, paano yun? So, pagsabayin nyo si F, gamit yung thumb, F na base lang number 6 na string sa 1st fret, tapos si number 1 na string kay index finger, pagsabayan. Open string si number 3. Balik kay number 1 na string. Tapos kay number 1 third fret. Tapos E minor ulit, ito yung mag-iiba. Diyan lang si index finger. Sabay. Number 3 na string open. Balik kay 1. Tapos 3rd fret ulit, number 1 string. Tapos balik mo lang kay F. Sulit. Dito sa F, mag-focus na kayo sa pangalawang F kasi patapos na tayo. So F, tapos magiging G, tapos magiging chorus. So ulitin natin, ito yung unang F. E minor, open mo lang yung number 6 na string. F ulit. Dun sa pangalawang F, pag pinagsabay mo na si number 6 na string, the first fret gamit thumb mo and number 1 na string, so first fret. Pag hit mo nung number 3 na string, tandaan mo tong tunog na to. Papunta ka na dun. So again, sa pangalawang F mo gagawin yon. So ito yung unang F. E minor. F, dito na. Number 3 na string. 1. Open. Punta kayo number 2 na string, 3rd fret. Tapos, dito ulit sa 1st fret, number 2 na string. So, paano tayo mag-G doon? So, from F na una, E minor, F, E minor, pangalawang F, pag ilalagay mo na dito sa 3rd fret gamit ring finger mo, pagsabayin mo lang si number 3 na string open at saka ito, si 3rd fret na number 2 na string. Tapos balik ka sa 1st fret. So ulitin natin, unang F, E minor, pangalawang F, sabayin mo. Kasi itong open string na number 3, yun yung magsisilbing G natin. Kaysa maganito pa tayo, mahihirapan kasi tayo, tapos magkakorus kasi kagad yun. Kaya hinuli ko tong intro, kasi ito nga yung may transition na medyo mahirap. So tapusin na natin siya. Dun sa G, na magta-transition papunta naman dun sa chorus na ginawa natin kanina. So, gawin muna natin yung transition, tapos ulitin natin from the top. So, dun tayo sa may F, tapos E minor, tapos may pangalawang F. Gawin natin. Unang F.
minor, pangalawang F, ito na, G, tapos magporma na kagad kayong C. So ulitin natin, pinagsabay mo si number 3 na string ng open, tapos si ring finger nandyan, sasabayin mo siya, tapos ililipat mo na pabalik dito kay first fret gamit index finger mo. Yan yung indication o palatandaan na magsisika na. Ulit. Tapos magsika na kagad. Tapos yun na yung number 1 na string. Yun na yung hint mo para gawin yung chorus. So gawin natin siya sa normal speed. Sisimulan ko dun sa may F. So ganun siya. So gawin natin yung intro ng buo. Gawin muna natin yung mabagal and then yung normal speed. Then kasama na yung transition dun papuntang chorus. Setting normal speed. So, ayun siya guys. Salin nyo muna yung chorus. Pag nakuha nyo na yung chorus, since yung pinaka popular sa tugtog na Mirai E. And then, tsaka maralin yung intro. Ngayon, mayroon kang guide sa baba, yung tab. And then again, kung beginner tayo, mayroon tayong video kung paano magbasa ng tabs nasa description or sa comment section dyan sa baba. Mayroon ding tips or guide paano matuto mag-fingerstyle. Nandyan din yung fingerstyle cover natin kung paano ko binuo tong kanta na to na may tab. Nandyan din sa link sa description or sa comment section sa baba. So that's it. Sana may natutunan kayo. Keep practicing and keep playing until ma-master nyo yung mga bawat song na gusto nyong tugtugin or ipang jamming. At kung bago ka dito, please subscribe to support this channel. Thank you!